Heavenly Father, we pray for wisdom that we may understand your message for us this time. Humihiling kami, Panginoon, ng simpleng mensahe. Humihiling din kami ng lalim ng aming pangunawa so that we may understand your mysterious word. Lord, give us the capacity, give us the key to unlock the mysteries of such words. And we pray, Father, that your work will not go for nothing, but your work in us will always have fruits in terms of righteousness, in terms of holiness, in terms of lives that are submitted to you. We pray, Father, that you may speak. And in the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil, any influence of the evil one, and anything or anybody that may hinder us or bother us in our worship. Lord, take over. We enthrone you, we crown you as Lord of Lords, King of Kings, O Lord. This place is yours, our hearts are your temples. So we pray that you will descend upon us, lead us. Nawa, Panginoon, paliwanagin yung mukha ninyo sa amin. Speak to us in power, in majesty. You have given us free will, but we submit that will to you now, and we ask you, let every thought be captive in the name of Jesus Christ, and let your will be done. Speak, O Lord. Holy Spirit, we ask you, enable us to see, to hear, and then to live by what we hear. Father, be our teacher. We seek you with confidence in Jesus' mighty name. Prayers that reach heaven. Yan ang mahalaga nating mga pag-aralan dahil halos lahat ng panahon tayo nananalangin. Pero bakit may mga panalangin na parang walang nangyayari at may mga panalangin naman na mayroong maraming mabubuting nangyayari? First, let's discuss the obstacles for prayers to reach heaven. Ano po ba ang mga hadlang para ang mga dalangin natin talagang makarating sa langit? Una, according to Proverbs 28:9, if anyone turns a deaf ear to the law, even his prayers are detestable. Pambihira naman na teaching ito. Yun palang tao na tumatangging pakinggan ang utos ng Diyos, tumatangging sundin, unawain, at mamuhay ayon sa utos ng Diyos, pati ang kanyang dalangin ay kamuhi-muhi sa Diyos, kasuklam-suklam. God detests even the prayer of people whose ears are deaf to His law. Kaya nakakapagtaka yung mga ibang tao, hindi naman sila sumusunod sa Diyos, namumuhay sila in disobedience, tapos dasal lang dasal. Ang una pala dapat ginagawa kung gusto nating magdasal at kung gusto natin ay ating panalangin ay marinig ng Diyos at sa kanyang pagbigyan, una, alamin ang kanyang mga utos, sundin ang mga ito, at mamuhay ayon sa mga utos na ito. Hindi pwede yung double life, na yung lifestyle is lived in disobedience to God's law, pagkatapos pray naman ang pray. The only prayer of a person who turns a deaf ear to the law of God that is heard in heaven is the prayer of repentance. Yung panalangin ng pagsisisi, yung panalangin ng pagbabalik loob sa Diyos, yung panalangin ng paghingi ng tawad at pagbabagong buhay, yan ang dalangin at bukod tanging dalangin ng mga hindi masunurin sa Diyos na dinidinig niya. Magtataka tayo, eh bakit naman yung iba kong kilala para hindi sumusunod sa Diyos? Bakit parang dinidinig ang kanyang mga dalangin? Tayo po ay darating sa araw na ang paghuhukom. Hindi pa tapos ang lahat. Kaya huwag nating sasabihin na, aba, nakakalusot na yata yung mga mali na ginagawa ng iba. Parang pwede na yata, total, disobedient sila kay Lord. Tapos, nangyayari pa yung mga gusto nila, masagana pa sila. Huwag kayong malibang at huwag kayong madaya ng ganitong mga panlabas na mga manifestations of blessings. Because even James 5:5 tells us that even people who sin, their hearts are being fattened for a day of slaughter. So this is one obstacle for a prayer to reach heaven. When the supplicant, when the one who prays, turns a deaf ear to the law. So that's one, turning a deaf ear to the law. According to Psalm 66:18, if I have cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. So these are obstacles again. A cherished sin. Isang kasalanan na minamahal. May mga kasalanan po kasi tayong nagagawa na hindi natin gusto yung kasalanan na yun. Talagang nabibigla tayo o kaya ay nadudulas, nadadaya. Pero matapos natin gawin yung kasalanan, sising-sisi tayo,
tayo po ay malungkot na malungkot tungkol doon, hindi ito yung pinag-uusapan na kasalanan na magiging hadlang para marinig tayo ng Diyos, kundi yung kasalanan na cherished, minamahal. Alam na alam mo ng kasalanan, mahal mo pa. Alam na natin na pinipigil tayo ni Lord sa ganitong bisyo, binibigyan pa natin ng provisions. Alam na natin na ipinagbabawal ni Lord, halimbawa ang isang illicit love affair, isang adulterous relationship, mahal pa natin, iniingatan pa natin, ibinabahay pa natin yung ating mga minamahal na yan, at isinasama pa sa allowance, at kasama pa sa mga 13th month pay. Yan ang mga cherished sin, huwag ninyong isipin na pakikinggan ng Diyos ang inyong mga dalangin. If I cherish sin in my heart, ano pa yung cherish sin? Yung lingering sin. Lahat po tayo nagkakamali. Walang taong hindi nagkakamali. Ewan ko kung may tao na dumadaan na isang maghapon na hindi nagkakamali. Pero iba naman yung dalawang buwan na, tatlong buwan na, isang taon, 10 taon na yung kasalanan niya, nandun pa rin. At hindi na siya nagigilty, hindi niya inaalis. Parang permanent part of his life na lingering sin. If we cherish that sin in our hearts, the Lord would not listen. And of course, ano pa yung ibig sabihin ng cherished sin? Yung premeditated sin. Kahit sa murder, yung premeditated murder, mabigat ang parusa. Yung nagplano ka, nagbala kung paano mapapatayin ng isang tao. Pero yung bigla kang nagulat at nabaril mo siya, bagamat napatay mo siya, pero hindi premeditated, magaan-gaan ang parusa sa ganun. Ganun din po yung mga kasalanan na premeditated. Balak na balak mo na, ah, sa sweldo. Pupunta ako kay ganun at kami ay lalabas. At kami magbibiglang liko. Ba, premeditated sin yun. Planong plano. Lahat-lahat, may music pa, may background music at handa pa mga props. Alam nyo, that is premeditated sin. Na pag nabisto ako ng aking asawa, ganito naman ang aking gagawin, ganito ang aking mga alibis, ganito ang aking mga palusot. Eh alam natin, sabi sa Psalms, if I have cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Ano pa po? According to James chapter 4, verses 2 to 3. You want something, but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So nakita po natin ang sabi sa James. Ano-ano yan? Asking with wrong motives. Mali ang motibo. Hindi na natin isinasaalang-alang na alam din ng Diyos yung ating motibo. Kung minsan, nagsasagumpay tayo na manlin lang ng kapwa, we may succeed in deceiving fellow men, but we can never succeed in deceiving God, because God knows the secret of every heart. So asking with wrong motives. Kung minsan pa nga, yung iba parang sa labas ang ganda-ganda nung ginagawa, pero ang motive pala sa ilalim, masama rin. Nagbibigay para lang pala tumubo. Nagbibigay para makontrol yung binibigyan. Eh, the wrong motives din yon. Alam yun ng Diyos. At hindi natin dapat asahan na tayo ipapakinggan ng Diyos kung ganun ang ating mga motibo. And also, asking out of selfishness. Puro sarili lang ang iniisip. Wala nang iba. Hingi na lang ng hingi. Puro sa sarili. And of course, God knows that. Kaya si Solomon, in-honor ni Lord eh. Nung si Solomon ay ginawa niyang hari, sabi niya, humingi ka ng kahit ano, ibibigay ko. At ang hiningi niya, hindi power ng army, hindi strength ng treasury, hindi pera. Sabi niya, Lord, give me wisdom so that I may know how to rule your great nation. Hindi selfish ang hiningi ni Solomon. Hindi para sa sarili. Humingi siya ng isang great talent para maipaglingkod sa kanyang mga nasasakupan at para matuwa ang Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. At ano po ang nangyari? Natuwa ang Diyos, ibinigay yung hiningi niya, at sabi ni Lord, dahil natuwa ako sa hindi mo rin hiningi, at dahil nakatutuwa yung hiningi mo, pati hindi mo hiningi, bibigay ko sa iyo. Wealth and power and honor. So, we should ask with the right motives. Kaya laging nag-check tayo, Lord, ano po ba yung motive ko? Check me, correct me. Ano pa po? Napakahalaga na hindi tayo selfish. That we think of others. Pero sasabihin natin, eh, Pastor, natural naman na maging selfish. But remember, we can ask God to transcend what is natural. Humingi tayo kay Lord ng selfless heart.
Kung napapansin natin na masyado tayong selfish, sabi natin, Lord, bigyan niyo po ako ng isang selfless heart, mapagmahal, maibigin. Kung ako lang, hindi ko po kaya, laging sarili ko lang iniisip ko, but create a miracle in my heart. And God can grant it. Sabi niya, ask, and it will be given you. Now let us look at prayers that reach heaven, ang mga case studies natin from the Bible. According to 2 Chronicles 30, 18 to 27, makikita po natin na ang mahaba-habang reading na ito, and we were going to read from 2 Chronicles 30, 18 to 27, although most of the many people who came from Ephraim, Manasseh, Issachar, and Zebulun had not purified themselves, yet they ate the Passover, contrary to what was written. But Hezekiah prayed for them, saying, may the Lord who is good pardon everyone who sets his heart on seeking God. The Lord, the God of his fathers, even if he is not clean according to the rules of the sanctuary. And the Lord heard Hezekiah and healed the people. The Israelites who were present in Jerusalem celebrated the Feast of Unleavened Bread for 7 days with great rejoicing. While the Levites and priests sang to the Lord every day, accompanied by the Lord's instruments of praise. Hezekiah spoke encouragingly to all the Levites who showed good understanding of the service of the Lord. For the 7 days, they ate their assigned portion and offered fellowship offerings and praised the Lord, the God of their fathers. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. Hezekiah, king of Judah, provided 1,000 bulls and 7,000 sheep and goats for the assembly. And the officials provided them with 1,000 bulls and 10,000 sheep and goats. A great number of priests consecrated themselves. The entire assembly of Judah rejoiced, along with the priests and Levites and all who had assembled from Israel, including the aliens who had come from Israel and those who lived in Judah. There was great joy in Jerusalem. For since the days of Solomon, son of David, king of Israel, there had never been nothing like this in Jerusalem. The priests and Levites stood to bless the people, and God heard them. For their prayer reached heaven, his holy dwelling place. And may the Lord continue to add blessing to that reading. Ano-ano po sa mga nabasa natin, yung mga elemento na naging dahilan para makarating sa langit ang kanilang panalangin. Kung a-analyze natin yung istorya, unang-una, God's pardon and forgiveness. Hezekiah prayed for the people. Many people were not worthy to join in the activities. They did not bother to go through the formalities. What was in their heart was they wanted to participate in praising God. Kaya yung mga legal at mga traditional paraan ng dapat sinunod nila, nalampasan, na-skip. And Hezekiah, the prophet, was worried about the people. But God heard the prayer of Hezekiah when Hezekiah prayed that God would forgive them for skipping the formalities. And why? Because God knew the hearts of those people. That though they may not satisfy the formal requirements of ritual, their hearts were willing to worship. So, unang-una, there was God's pardon and forgiveness. Mapapansin niyo po sa ating mga worship celebration, ang unang-una talaga natin ginagawa bukod to welcome each other is a prayer of confession. That we confess our sins to God, that we seek forgiveness. Dahil sabi nga, if I cherish sin in my heart, the Lord would not listen. Dapat nauuna yung cleansing. Ang mga Muslim nga, bago pumasok sa mosque, naghuhugas ng paa. Nag-cleansing ceremoniously. Ang mga mananampalataya ng Diyos, dapat maghugas din. Hindi lang ng paa, ng buong kaluluwa, ng buong espiritu. And this is through repentance. By asking Jesus to wash us with His blood. Kaya atin pong ina-advocate na lahat ng gawain na maka-Diyos, umpisahan ng confession. You may not begin with confession if you are sinless. Pero kung meron, dapat ganon. There was God's pardon and forgiveness. What else? There were hearts that really sought God. Hearts that seek God was what made the prayer reach heaven. Upunta tayo dun sa worship hall na yon kasi komportable, kasi air-conditioned. Kasi may matitindahan tayo ng insurance dyan. Meron tayong mga prospect dyan na mabentahan ng mga kung anong mga lalagyan ng ulam, etc., etc. Ay huwag kayong umasa na madidinig ng Diyos sa inyong panalangin. Kasi kahit anong pagpapanggap ang gawin natin sa labas, hindi pwedeng malihim yan sa Diyos.
So how can a prayer be heard? First, there must be a heart that seeks for God. What else? There was a great celebration of God, a celebration of God's goodness, a celebration of who God is in the people's lives. Ano-ano po yung kasama doon? There was rejoicing, there was singing, and playing of music. Siyempre, ang gusto ng Diyos, masaya. Kayo man, gusto nyo rin nakikiramay sa isang tao pag malungkot siya, di po ba? Pero siguro naman, gusto rin nyo rin na masaya siya. Nakakasawa naman yung tao na wala nang ginawa sa inyo, kundi problema. Tuwing darating, nangungutang. Hindi na minsan darating, good news, ang dami kong pera, bibigyan kita. O kaya, kumusta ka? Ay, naku, ang saya-saya ko ngayon. Hindi pag kinukumusta mo yung tao, lagi na lang ko may problema ako, may reklamo ako. Kumisan, natatakot na kayong kumustahin. Dahil pabigat, huwag nang makumusta ito, ganun din naman ng ganun, bad news. May mga tao, may mga kamag-anak, pag tumawag sa inyo sa telepono, makakaasa kayo, bad news yun. Kasi hindi malang sila marunong tumawag ko, minsan pag masaya sila na, oh, ba't ka tumawag? Wala, ang saya-saya ko lang, just to share with you na ang saya ko, ikaw, kumusta? Hindi, ito may problema, tsaka lang makakaalalang tumawag. Kaya tuloy, napakahirap ng angatin yung telepono. Lalo pag sinabi ng operator, long distance, collect, will you take it? Ba, parang ang hirap yata. Lagi na lang ganun. Sa palagay nyo ba, natutuwa ang Diyos sa tuwing lalapit na lang tayo, tuwing may problema? Siyempre, mahal tayo ng Diyos. Hindi naman niya tayo pagkakaitan kung namang problema tayo at lalapit tayo. Pero pasayahin naman natin siya. Iba-ibahin naman natin yung approach. Hindi naman tuwing may problema na lang, tuwing umiiyak ka, tuwing wala kang pera, tuwing nabibingit ka sa kamatayan, ang lapit-lapit mo sa Diyos. At tuwing nagsasaya ka, nandun ka sa karaoke bar, nandun ka kung san-san, puwera ang Diyos. Nakita niyo, there was a lot of rejoicing. Do you know that God is a happy God? That God likes happiness, God likes joy, God likes celebration? Kaya ang dami-dami niyang inuutos sa Israel na mga pista. Kutakot-takot na feasts ang inutos niya sa Israel. Bakit? Para huwag malimutan ng Israel na ang Diyos ay mabuti. Kaya tayo nagpipista para kay Jesus. Kaya tayo nagdiriwang para maalala natin na oo nga, mabuti nga ang Diyos. Kasi kung puro na lamang fasting ang gagawin natin, bagamat hindi naman masamang ginagawa yan paminsan-minsan, kung puro na lamang serious tayo at formal na formal, hindi ganon ang nakikita natin na gusto ng Panginoon na balanced spiritual life. So there was rejoicing. Pinahaba pa nga yung pista eh. Matatapos na nga dapat, nag-meeting pa ang mga tao, ituloy pa natin. Nararamdaman nila na gusto ng Diyos na ituloy pa ang pagsasaya. At ang lahat nakibahagi, ang hari nagpadala ng kera-miraming mga hayo para katayin, kainin ng mga tao. Yung mayayaman nagpadala pa rin. Yung mga priest, ikinonsecrate pa ang sarili nila sa services. At ang mga tao patuloy na nagdiwang, natuwa ang Diyos. At pag natutuwa ang Diyos, nagbo-blow out siya. Kayo ba nagbo-blow out pagka malungkot? Baka kaiba yun. Usually, pag natutuwa kayo, bo-blow out ko nga ikaw. Di po ba, pag masaya tayo, we are generous. Pero pag malungkot ka, hindi ka ganun ka-generous. At ang Diyos sumasaya pag ang kanyang mga anak ay masaya rin. Hindi po directly proportionate sa kabanalan yung lagi kayong mukhang Biyernes Santo, lagi kayong solemn na solemn dahil akala nyo yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, masaya. Dahil kasayahan naman na hindi masama. At pagka ang tao ay masaya dahil sa Diyos, yung Diyos sumasaya rin. Kayo man may kasamang malungkot, nahahawa rin kayo sa lungkot. Pero pag may kasama kayong masaya, sumasaya rin kayo. Kaya kung tayo'y masaya sa pagpupuri sa Diyos, sumasaya din ang Diyos. At pag sumasaya siya, nagbo-blow out. Kaya napaka-importanting pinapasaya din natin ang Diyos. Pero hindi rin yan pwedeng i-fake. Kahit tayo may problema, pwede tayong maging masaya. Dahil God is bigger than our problems. Ang kumisan, yung problema ang pinofocusan natin ng paningin. Hindi natin nakikita yung problem solver, the solution, who is God. So there was celebration. Kaya ang tawag natin sa worship natin, worship celebration. We should celebrate God and God's goodness. Hindi lang puro problema ang dadali nyo sa Diyos. Dapat din, nagpapasalamat tayo, nagsasaya tayo sa kabila ng lahat na hindi naman lahat ng gusto natin ay natutupad. Pero meron pa rin pwedeng ipagpasalamat. Ano pa po ang mga elemento na nangyari dito sa kibinasa natin? There was encouragement to each other. There was a lot of encouragement and there was good understanding of the service of the Lord. Nauunawaan ang bawat isa ang kanilang bahagi sa paglilingkod. There was orderliness. Hindi nag-agawan sa handa, ang sabi sa Bible, and each one ate his own portion. Hindi katulad kung minsan sa mga Christian gathering, lalo buffet,
Naku, yung naunang 20 gagamount arayat ang kanilang plato. At yung mga naganda huli-huli na doon, wala na. Nibalutan ng lumpia, ubus na rin. Hindi ganun ang nangyari. There was orderliness. Ang bawat isa lumagay sa lugar. Kasi nakakakilabot po kumisan sa mga tagalabas na nga, hindi na bale, pero taga-church ba naman, una-unahan pa rin. Halimbawa sa mga buffet table, talaga namang meron pang hindi pumipila, liligtas pa, palusot pa. Kunwari, nakikipagkwentuhan doon sa may nasa una, na biglang singit na siya, kakilakilabot yon. Kung nagawa nyo yon, mag-repent na kayo. Because there must be orderliness. Hindi pwedeng kanikanya, hindi pwedeng sarili-sarili ko para tayong mga nag-aagaw-agawan. There was orderliness, and ano pa? There were offerings. There were offerings. Sa mga church activities, kumisan kadalasan makikita ninyo pag merong halimbawa kainan, people bring kanya-kanya ng mga kakainin. Pagka nagbilang yung mga treasurer ng offering, kalihit-lihit ng offering. So alam na alam mo na yung mga nagdala ng mga ulam at mga pansit-pansit, tithes deductible pala ang dala nila, kaya biglang lumiliit yung collection. Dito, ang mga tao nagbigay na ng mga makakain, nagdala pa sila ng mga offering, hindi nag-suffer yung offerings kung may dala sila dahil Diyos ba naman ang kumain ng dala nyo? Di ba tayo rin? So kung tayo rin ang nagkainan, bakit nagiging tithes deductible? Sabi na iba, nagdala na nga ako ng isang bilaong pansit malabon eh. Siyempre, wala na akong offering ngayon, exempted na ako. Eh, siya rin naman ang kumain ng dala niya. Kaya dapat, hindi natin inuutakan ang Diyos. Sila meron na silang dalang mga pagkain. Meron pang iba pa yung offering. And there was a lot of praising of God. God was praised all the time. Mapapansin nyo dito, walang nag-iiyak sa Diyos. Walang nagre-reklamo. Wala mo nang humingi ng mga healing. Wala mo nang humingi ng mga trabaho. Walang humingi ng mga pambayad ng kuryente at kung ano-ano. Everybody was praising God. Kasi kahit po tayo merong mga needs, kung mag-iisip-isip lang tayo, mas marami pa rin tayong pwedeng ipagpasalamat at ipagpuri sa Diyos. Pero pag ang lagi na lang natin binigyan ng attention, yung needs natin, talagang lulungkot kayo, mawawalan kayo ng gana, tatamlay kayo, at pati Diyos tatamlay. Hindi siya magaganahan na mag-blow out dahil wala namang kalatoy-latoy yung mga tao. Kaya kailangan marunong tayo magpuri sa Diyos. Sa bawat isang bagay na pwede niyong ireklamo sa Diyos, I challenge you can count at least 10 na dapat ipagpuri pa sa Diyos. Focus on these things. And once more, what other factors helped for these prayers to reach heaven? There was unity and agreement. Sabi nila, i-extend pa natin. Hindi na nagkaroon ng kung ano-anong mga board of elders meeting, mga kung ano-anong mga board of deacons meeting, at mga pagtatalo dito at pagtatalo doon. There was unity. Kadalasan sa mga churches, kaya ayaw bumaba ang glorya ng Diyos, nagbabangay-bangayan ang mga elders, ang mga deacons, ang mga leaders. Eh, paano bababa ang glorya ng Diyos? Kayo man at may nag-aaway doon sa daan na yun, ayaw nyo doon dumaan, hahanap na lang kayo ng iba. Kayo man at laging nag-aaway yung mga tao sa bahay nyo, di ba? Yan ang reklamo ng maraming kabataan. Bakit ka ba laging nasa mall? Bakit ka ba laging nakahambalang sa Fort Santiago? Eh, kasi tatay at nanay ko, walang ginawa kundi mag-aaway. Ayaw natin na nandun tayo sa lugar na may nag-aaway. Kaya yung mga ibang tao, ang panaginip, naku, gusto ko nang makaalis dito o sa area na tirahan ko na ito dahil ang mga kapitbahay ko, awayan ang awayan, umagang umaga, kailangan makatakas ako sa lugar na ito. Di po ba? Kung tayo, nasanay din naman makipag-away, na kumisan ay war freak din, eh tayo ay nababagabag, hindi tayo at least pag may nag-aaway sa paligid natin, lalo na ang espiritu ng Diyos na mapayapa at matahimik, ayaw niya nang may nag-aaway. Kaya sa palagay nyo, dada po sa bahay nyo, o sa church ninyo, o sa fellowship nyo ang Diyos, na laging may nag-aaway doon. Nako, the glory of the Lord will avoid that place. But of course, the presence of the Lord will be there kasi omnipresent siya, wala naman siyang choice. Kaya lang yung glorious presence, wala doon. The presence that reveals, the presence that teaches, the presence that heals, the presence that blesses, huwag nyong asahan na nandun kung laging may mga awayan. There was unity. There was agreement. At syempre, sa unity, may nagpaparaya, may nagbibigay, may sumusunod. Hindi pwedeng laging igiit natin yung sarili. Kasi kung sarili natin lagi igigiit, ganun din naman ang gagawin ng iba, edi ang gulo, aalis tuloy yung presensya ng Diyos. Lahat na lugi. Kaya sabi natin, mabuti pang matalo na ako sa argument na to. Sige na, huwag na lamang tayong alisan ng glorya ng Diyos. Kailangan may pagpaparaya, may pagbibigay. And what else? There was contribution and generosity. Everybody did his part. Anong naging bunga tulad ng binasa natin? Their prayer reached heaven.
Ang ganda nun. Ang ganda-gandang mangyari. Ano naman po ang matututunan natin sa 2 Chronicles 7:14? Let us read 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Napakaganda. Ano po ang makikita naman natin dito? Elements so that our prayers will reach heaven. Humility. Pagpapakumbaba. Sabi, if my people will humble themselves. Ano ba yung kailangan doon sa humbling of God's people? Yung mga magkakaaway, magbatina. Hindi yung mauna muna siya. Ay, hindi. Kailangan ay ganito. Kailangan ay ganyan. Tayo na yung magpaka-humble. Kung kasalanan natin, aminin natin. At yung humble na tao, kahit pa nga hindi niya kasalanan, siya pa rin yung nakikipagkasundo. Sabi niya, if my people would humble themselves and seek for me. Kailan hinahanap natin ang Diyos? Hinahanap natin ang kanyang katuruan? Hinahanap natin ang kanyang katotohanan? Hinahanap natin ang kanyang kaluwalhatian? At sabi, turning from wicked ways. Gusto nating marinig ng Diyos ang ating mga dalangin, makarating sa langit ang ating mga panalangin, talikuran ang mga kasamaan, ang mga kasalanan. Hindi pwedeng double life. Even the law of impenetrability sa physics sinasabi only one thing can occupy one place at one time. Hindi pwedeng dalawa. Sa Bible din sinasabi, you cannot serve God and mammon. You cannot serve God and money. You cannot serve God and Satan. Pipili ka lang. Dapat isa lang. Ano naman po ang matututunan nating prinsipyo sa 1 John 5:14? 1 John 5:14 says, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ito po yata ang nalilimutan ng napakaraming mga mahilig magdasal. Na ang dasal ay hindi grocery list, hindi shopping list, hindi wish list. Ang dasal, listahan ng mga kalooban ng Diyos. So sa pananalangin pa lang, ang una nating hinihingi, Lord, turuan niyo po akong manalangin. Ipakita niyo at ipaalam sa akin yung kalooban niyo para yun ang hilingin ko. At kung hindi niyo kalooban, hindi ko hihilingin, sayang lang ang oras ko at oras niyo. Dahil sabi sa 1 John 5:14, if we ask anything according to His will, He hears us. Pag binaligtad natin yon, if we ask anything according to our own will, apart from God's will, He doesn't hear us. Kaya ang unang trabaho ng nananalangin, hinahanap muna niya ang kalooban ng Diyos. Hindi yung Lord, sige na, please, 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 gawin mo lang to. Hindi ako kakain ng barbecue for 3 Fridays. Ano naman ang kinalaman ng Diyos sa inyo pagdijeta? Alam nga namang matuwa ang Diyos dahil nagugutom tayo. Yung iba, nagbabargain pa sa Diyos. Lord, ibigay niyo lang po ito. Ganitong gagawin kong pagpapahirap sa aking sarili. Lalaslasin ko ang aking pulso. Diba? Magpakalbo ako. Puputulin ko ang aking daliri. Anong palagay niyo sa Diyos? Sadista. Hindi na natin kailangan na gumawa ng bargains sa Diyos. Hindi na natin siya kailangan kumbinsihin, pilitin na maging mabuti. Dahil talagang mabuti na siya. Ang kailangan lang, humingi tayo nung gusto niyang ibigay. Dahil, pag gusto ng Diyos, walang makakapigil. Pag ayaw ng Diyos, walang makakapilit. Kaya ang masayang tao, yung taong nabubuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang nadidinig na panalangin, yung panalangin na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mag-economize din tayo ng dalangin bago kayo manalangin. Tiyakin ninyo na yun ay kalooban ng Diyos. Paano nagagawa? Una, search the scriptures. Baka naman yung hinihiling natin, ipinagbabawal ng Biblia. Therefore, huwag na kayong magsayang ng panahon. Hindi yun God's will. Halimbawa, kung sinasabi sa Biblia na isa lang ang asawa mo, pinagpe-pray mo, Lord, bigyan niyo naman kapayapaan ng aking 15 asawa. Hindi pwedeng madilig ng langit yan. Baka kidlat ang tumama sa'yo. Kainin ka ng lupa, yan ang mangyari. Dahil alam na alam mo eh, kailangan walang adultery. Pagkatapos eh, ang ipinagpe-pray mo, magkaroon ka ng kapayapaan sa pag-maintain nito. Wala ka sa lugar. Alam na alam mo na hindi ganun yun. Dahil mahal din ng Diyos, maski nga mga makasalanan, minamahal din niya. Tayo nga, kahit nagkakasala pa, mahal pa rin niya. So yung ganyang klase mga dalangin, huwag yung asahan.
na may mangyayari. Lord, gawin niyo pong number one ang anak ko sa school para talo niya lahat ang pinsan niya. Napakasama na, napakabuktot na panalangin. Kaya alam po natin, eh, hindi, walang mangyayari sa prayer na yan. It's against God's will. Ngayon, ang tanong, may mga bagay naman na hindi natin tiyak na malalaman kung against God's will. Then yun, pwede nyo na ipag-pray. Pero dapat, Lord, ito po sana ang gusto ko. Ito po nawa ang aking gusto. Pero kung hindi pa rin ito ang gusto nyo, ibali po, okay lang. Pero sinasabi ko na rin na yun ang gusto ko. Pero pag hindi ibinigay, huwag tayong tatampo-tampo. Wala naman tayong patago sa Diyos. Kaya hindi tayo dapat nagtatampo pag hindi niya binibigay. Sa totoo, pagka hindi niya ibinibigay, lalo tayong magpasalamat. Dahil sa karunungan ng Diyos, alam niya na hindi yun mabuti para sa atin. Kahit sa biglang tingin, akala natin mabuti yung Diyos na malayo ang nararating ng isip. Alam niya ang lahat. Alam niya in the end, hindi yun mabuti. Thank God for His yes answers. Thank God for His no answers. And thank God for His wait answers. Pag nanalangin na tayo, magpasalamat na kayo. Pero hindi kayo nagpapasalamat dahil ipinepresume nyo na yes. Nagpapasalamat tayo dahil alam nating may sagot at yung sagot, yun ang tamang sagot. Kahit hindi yun ang ating balak at gusto. Ano kaya ang mangyayari sa buhay natin kung lahat ng gusto natin natupad? We will self-destruct. Kaya tama lang, kinokorek tayo ng Diyos. So there should be humility, seeking for God and turning from wicked ways. At ganun din naman, there should be asking according to God's will, sabi ng 1 John 5:14. The last verse that we will ponder today, Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. James 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. So anong kailangan? Righteousness. Katuwiran, kabanalan, pagiging tama. Ito po ang mga uri ng characteristics na hinahanap ng Diyos bago ang panalangin ay madinig. Bakit po effective ang prayer ng righteous man? Una, kasi nagsasala siya eh. Pag sabi niyong, sister or brother, ipag-pray niyo naman na gano'n ang mangyayari, sasabi niya, I cannot pray along that line kasi sabi ng word of God, ganito, gano'n, gano'n. So, hindi ko mo ipinapapray niyo, ipag-pray na niya. Meron siya dapat tinatanggihan according to conviction. Kasi nga, it should be in accordance with righteousness. Ngayon, akala nung iba, yung mga righteous people, malakas sa Diyos. Kasi, uy, magpa-pray tayo sa mga righteous kasi malakas sila sa Diyos. Kaya nilang pilipitin ang braso ng Diyos. Kaya nilang pilitin ng Diyos. That's not true. Powerful yung prayer ng righteous because the righteous prays according to God's will. Kaya nagiging powerful. Hindi dahil kaya niya na kumbinsihin ng Diyos, kundi yung righteous man, hindi yun hihingi ng mali. Pag humihingi yun in accordance with God's word, in accordance with prayerful consideration. Kaya napakalaki ng inyong pagkakataon na pag righteous yung nanalangin, yes na yung sagot. Kasi kung alam naman ng righteous na no, hindi niya ipagpe-pray. Kung yung isipin, kung righteous yung tao, papipilipit niya yung Diyos, papipilit niya kahit ayaw ng Diyos dahil righteous to, hindi matanggihan. There's no such thing. God is almighty. The power of the prayer of a righteous man is premised on the fact that he prays according to God's will and according to the leading of the Holy Spirit. Napaka-importante, righteousness. Brothers and sisters, don't just pray, but be heard in heaven. Nakagawa na ba kayo ng sulat na halimbawa para kay Maria Clara, hinulog niya sa koreo, yun na. Paano yun makakarating? Walang address. Hindi yun makakarating. Tatawag kayo sa telepono, kulang ng number. Hindi yun makakarating. O kaya kumpleto ng address ang sulat niyo, walang selyo, hindi yun makakarating. Maraming prayer, ganun. Hindi nakakarating. Kasi hindi naman dapat makarating. Kaya atin pong isip-isipin ang mga bagay na yan. Remove from your life things that hinder your prayer. And bring into your life what brings prayer to heaven. Let's bow before the Lord. Let's spend some moments of reflection.
Alin ba sa mga hindrances na binanggit natin yung pwedeng maging sagabal sa inyong prayer life? Seek God's power. Seek God's forgiveness. Let us rearrange our lives in a way that our prayers may reach heaven. Sa ilang saglit, let the Holy Spirit speak to us. And pray to God. Surrender to God what needs to be surrendered so we may be refreshed and our prayers may reach heaven. Silently, let's be alone with God. Heavenly Father, we thank you for reminding us today how important prayer is and how important it is that our prayers get to heaven. Sa pagkilos ng iyong Espiritu sa bawat isa sa amin, ipakita mo ang aming mga pagkakamali, ang aming mga pagkukulang. I am praying, O God, that everyone here and everybody else who will hear this message will be convicted by the Spirit so that we may have eyes that are open to see our errors. Turuan niyo kami, Lord, magkaroon ng obedient hearts. Lead us. Teach us. We like to have a very effective prayer life, O God. We like you to hear our prayers. We like our prayers to reach your ears, to reach heaven. So ituro nyo sa amin, identify, Lord, yung mga hindrances. Father, in the name of your Son, Jesus, I reject, rebuke, and drive away the spirit of deception that may be in the lives of our brothers and sisters. Deceptions in our ways of life that hinder an effective prayer life. We pray, Father, for discernment that we may see, that we may know. At sa inyong mga kapatiran, I like to pray for some people. Doon sa merong mga ipinananalangin, ang tagal-tagal nyo na ipinapanalangin, hindi nyo alam kung ano na nga ba ang sagot ng Diyos. And you want to submit your hearts to the Lord now so the Lord would reveal to you that answer. Stand up. We're going to pray. Yung may maraming ipinapanalangin o konti man, ang tagal-tagal na, parang walang nangyayari. We will appeal to God and ask Him according to His will. Our God, wala namang kaming ibang gustong lapitan kundi kayo. Wala kaming kinikilalang ibang Diyos kundi kayo na Diyos ni Moses, ni Abraham, ni Jacob. Narito at nakatayo sa iyong harapan ng mga anak. Walang ibang nais lapitan kundi kayo. Kung ano man, Panginoon, at batid nyo lahat ito, ang inilalapit sa inyo. Father, I ask you, kung may mga hindrances that were revealed, and these brothers and sisters are now willing to surrender these hindrances to you, I ask you, Father, open the floodgates of heaven and let your blessings flow into the lives of these men and women. Dinadalangin ko, Panginoon, kung ano man ang naging bara at kung kinilala na ngayon ng mga kapatid na ito at isinuko sa iyo at pinagsisihan, padaluyin mo na sa kanilang buhay ang mga kasagutan sa kanilang kahilingan. Alam namin kayo isang mabuting Diyos. Hindi kayo natutuwa na kami kapos o nangangailangan o may karamdaman. Dinadalangin ko, Panginoon, lapatan niyo na iyong mapagpalang kamay ang bawat isang ngayon tumatayo. Kumikilalang naiinip na, natatagalan na, nahihirapan sa paghihintay. Subalit ngayon, Panginoon, kung karapat-dapat na ang mga pusong ito, kayo ang siyang magpalang. Mga kapatid, ayon sa inyong pananampalataya, ayon sa inyong pagsuko, tanggapin ninyo ang hinihiling niyo sa Panginoon. Lord, we thank you. We praise you. We magnify your name. We love you, Lord. In Jesus' name.